Alas 5 na madaling araw noong Sabado, dumaan ang lalaking ito sa harap ng isang paupahang bahay sa barangay 347 Santa Cruz, Maynila. Wala pang isang minuto, makikita sa CCTV na tangay na niya ang motorsiklo na nakaparada sa tapat ng bahay na kanya dinaanan. Papasok na po yung asawa ko nung time na yon, palabas na siya. Sabi nga namin, nasan yung motor? Akala namin prank lang. Kalak naman siya, ma'am. Ang ano lang, problema, paano siya nakuha? So parang sa tingin lang namin, naman-mana na siya. Sa iba pang kuha ng CCTV, nakita pa ang pag-ikot ng suspect kasamang isa pang lalaki sa mga lansangan ng Santa Cruz at Tondo. At Linggo ng hapon, nahuli ang isa sa kanila kasama ang pinagsandaan ng motor sa halagang 500 piso. Iiwan doon po nila yung motor para po pamasahin nila pa, para po maibalik yung 500 po daw po. Parang napaka-imposible naman po na ang isang motorsiklo ay nagkaalaga lang po ng 500 piso. Tapos ang sasabi mo, hindi mo alam na ito ay galing sa nakaw. Sabi-sabi po sa kanilang lugar is may involvement nga po to sa mga pagnanakaw at snatching. Mahaharap sa kasong paglabag sa Anti-Kidnapping Act of 2016 ng suspect. Damay din sa kasong pinagsanlaan na tinuturong kasabuat. Sa datos ng Anti-Kidnapping Unit ng Manila Police District, 34 na ang naitala nilang insidente na nakawan mula Enero hanggang Abril ngayong taon. Ayon sa otoridad, kadalasan na nanakaw yung mga motorsiklo na naiiwan nakaparada sa kali at walang bantay. Kung wala talaga tayong sariling parking area, iparada natin doon sa mga well-lighted area at siguraduhin natin may CCTV. At wag lang tayong umasa doon sa headlock ng motor. Bumili pa tayo ng extra na lock o kandado. At isang paalala rin dyan, wag na wag tayong mag-iiwan ng mga papeles ng motor dito sa compartment nito para just in case na mawala itong motorsiklo na ito, kung sakaling dumaan ito sa mga checkpoint, madali itong ma-hold. Namigay rin ng libreng brake lever lock ang pulisya sa mga lugar na madalas ay may nakawang nagaganap para matulungan ng mga motorista. Karen De Guzman, ABS-CBN News.